Iyon, isang magandang araw po muli sa ating pong mga ka-Shopee. Minsan pa, Kuya Berto po muli para po pagpapatuloy na ating pong free course sa pagbebenta po sa Shopee. Again, this is a free course na ating pong linuturo sa inyo. Guide lang naman po ito, I'm not an expert. Okay, so previous sa unang video ko, pag nabanggit ko po na ang ilan sa mga pag-aaral natin ay ang mga sumusunod. Okay? How to create Shopee account, how to set up Shopee store seller, and so on and so forth. So ngayon po ang ating pong gagawin is how to create Shopee account. Of course, I know na marami sa atin is may mga account na rin siguro sa Shopee. Tama? Okay, so sino ba ang wala? But ngayon, I would like to suggest na ang gagawin po natin ngayon, kung mayroon ka mga old account na, so since magbebenta po tayo, gumawa tayo ng bagong account po natin. Okay, bakit? Kasi yung old account mo is hindi ka active doon sa pag-response doon sa mga messages sa'yo. Nag-a-appear kasi siya pagpunta na doon sa store. So parang yung response rate mo noon sa mga chats, diba, may mga message sa'yo, hindi ka nag-response, maka-carry over yon papunta doon sa store mo. Diba? So kung gumawa ka ng personal account na napakatagal na, tapos ngayon, gagawa ka ngayon ng Shopee store, so makikita po nila doon yung paano ka ba, gano'n ka ba ka-active. Check natin na, saglit yung sinasabi ko. Okay. Okay, limbawa to. Ayan. So ito yung sinasabi ko. Okay. Limbawa itong, nag-browse lang ako sa Shopee. Ito yung sinasabi ko. Kapag ang tagal ng pag-join mo, ito, join 15 months ago, ang response rate mo nung hindi ka pa seller is naka-care over siya. Okay. So halimbawa, join 15 months ago, response rate mo kasi, halimbawa, hindi ka taga-reply dati, nadadala siya dito. Kung hindi ka taga-reply dati, ang response hours mo, ang response time mo is within 1 hour, 1 day, nadadala din siya dito. So I would suggest na gumawa ng bago, tapos maging active ka na doon. Para yung response time mo, bababa, response rate mo, tataas. Maraming pagkakataon na yung buyer, titingin muna sa response rate. Pag medyo mababa ang response rate nito, ibig sabihin, baka hindi ako makausap ng maayos. Ang response time naman, medyo matagal, parang hindi ko ito makakausap agad ng maayos. Okay, so ang response rate kasi natin, nung simula nagsumali tayo sa Shopee bilang mga buyer pa lamang noon, is nadadala hanggang dito. Okay, so yun ang isa sa mga dahilan kung bakit sinasuggest ko na gumawa tayo ng new account at be active tayo doon sa magiging new account natin. Kahit ang ilalagay lamang dyan, mga promotions, for example, mga messages lamang ng mga ano, ng Shopee, ng ano, promotions lamang yan, mag-reply po tayo doon para ang response rate natin is the closest possible sa 100%. Okay? Kung kaya naman natin, kahit ano lang response mo, thank you, parang response time is mas bababa yung kanyang response time. Closer to 30 minutes, and so 15, the better. So yun ang suggestion kasi mahirap ng habulin kapag matagal ka lang sumali sa Shopee tapos ngayon ka palang magsiseller, parang yung response rate mo at response time ang hirap ng i-adjust. Okay, so let's proceed. So ngayon, ang pag-aaralan natin ngayon, how to create Shopee account. So dalawa po to. So ang gagawin muna natin is how to create Shopee account. Then tomorrow, ang gagawin po natin naman how to set up Shopee store, seller account kasi medyo matagal-tagal po yun. For the benefit of everybody, lalo na yung sabihin natin mayroon pang isa, dalawa dito hindi pa nakakakuha ng Shopee account. So, I will guide you sa paggawa. Of course, pumunta lang tayo sa Shopee.ph. Then, mayroon po ditong option sa taas. Notifications, help, sign up, login. Click lang po natin yung sign up. Ayan. Then, mayroon po ditong option na ang sign up po natin is ating phone number. Mayroon din po ditong Facebook, Apple, para sa mga Apple users. Sa Google naman para sa mga may mga Gmail accounts. Kaya ang gagamitin ko ngayon muna for the sake of this demonstration is yung Google account. Google. Enter ko lamang yung email na aking gagamitin. Email at ang yung password, nilalagay mo yung password ng email mo, okay? Then, ayan. So, one moment. Ayan. So, nag-refresh na siya ngayon. So, ibig sabihin nun, nag-sign up pa na with Google, lalabas to, sign up with Google. Tapos ngayon, username. Ito ngayon yung mahalaga ngayon. Bakit ko rin ina-advise na tawag doon, mag-gumawa ng bago? Kasi noon, nung hindi pa tayo nagbebenta as buyer, kung ano ng username nilalagay natin. Ngayon, we want to have branding, di ba? Kasi may bebenta nga tayo. For example, ang ibebenta mo is mga ukay-ukay, ibebenta mo is mga furnitures, ibebenta mo is mga arty crafts, mga ganon. So,
Ang bebenta mo naman is mga mobile accessories o di kaya mga baking supplies. So ngayon, magbabranding tayo, dapat yung username natin is dikit na dikit din doon. Okay, halimbawa, kasi ang dati usually ang ating mga username ginagamit natin, mga pangalan natin. Okay, kasi makikita yun doon na yung seller is sino. Malimang sa store name kasi, iba yung seller username. Okay, so halimbawa ito po, no, ito. So ito si, itong kanyang item, ang kanyang, lalabas talaga dito ang kanyang username. MMMQPH. Tapos pag pinuntahan mo yung kanyang tindahan ay Sunshine Jack. Isa sa mga suggestion niya natin is, pag-anuhin na natin siya. Wala, i-brand na natin, pagdikitin na natin siya. Since gagawa na tayo ng store, decided na tayo, so yun ang gagawin natin. Okay? So ngayon, limbawa ako, magbebenta ako. So ang mga bebenta ko ngayon is mga baking supplies, for example. Kasi pareho kami chef ng aking asawa. Ayan, so ilalagay ko dito, baking supplies PH. Baking supplies PH. Then, by signing up, you agree to Shopee's term of service and privacy policy. Pag-click mo yan, click natin, apakahaba niyan. Pero I suggest na basahin nyo pa rin. Of course, privacy policy, mahaba din yan. Ayan, mayroon pa dito about sa children, under 13 years old. Ayan. Pero nabasa ko na yan. So, take time to read din for your benefit na rin. Okay, then click sign up. Nakapagpili ka na ng username. Then click sign up. Baking Supplies PH. Click sign up. Oh, email has been registered. Na-register na pala to. Papalitan ko. Sign up. Ayun. Sign up successful. So, pinalitan ko. You will be redirected to Shopee in 3 seconds. Kaya ngayon, ang gagawin natin is i-update natin yung ating account. So, nakita nyo? Dito sa taas, nakalagay na dyan, Baking Supplies PH. Okay? Ayan. So, ang gagawin natin ngayon naman is i-update ko yung info sa aking account. So, ito, papalitan mo to basically. Papalitan mo to. So, for the meantime, hanap tayo ng pampalit. Ano lang, punta lang ako sa maraming mga ano, marami tayong pwedeng pagkuhaan. Di ba, isa sa mga pwedeng pagkuhaan ng mga quality ng mga pictures is sa pixabay.com. Ano po to? Free po to. Pwede mo nang gamitin sa ating mga commercial na websites. Then, O1. Ngayon, ang gagawin ko, babalik ako sa aking Shopee account. Papalitan ko muna to. I-update ko yung aking account. Di ba? Pumunta lang ako sa username ko dito sa taas. Then, my account. Okay? So, ngayon, mag-a-update ka na dito. Diba? So, itong shop name, babaguhin mo na rin yan. Hindi na yan ganyan yung shop name mo. Hindi, kasi, automatic kasi, yung shop name kasi, kapareho ng username. Pero pupunta po tayo dyan later. Punta muna tayo sa profile. Ito. Papalitan ko to kasi question mark. Gagawin ko siyang yung picture kanina. Select image. Yan. Okay. So, medyo maano tingnan to. Kailangan kong palakihin siya. Hanap tayo ng iba. Para medyo buo siya pag tinignan doon. Okay. Ito na lang muna. Para kahit pa paano meron makikita. Okay. So, punta ulit tayo doon. Palitan natin. Select image. Ayan. I love cooking yung lalabas. Okay. So, ngayon kung gusto mo kunyo magpa-edit ng mga ganyan, so message lang po eh. Kapag available po ako, pag i-edit ko po kayo ng ganyan. Okay. So, over here. Baking Supplies PH. Ngayon, since gusto mo na mag-ano, gusto mo nang mag-branding. So, ngayon gagawin po natin sa ating pong profile. Kukomplete na po natin. Baking Supplies PH. Ngayon, ito rin yung gagamitin natin papunta sa ating pong shop name. Ayan. Oops. Mali spelling. Supplies. Ayan. Baking Supplies PH. Ayan. So ngayon, yun na yung magiging brand name mo. Yung Baking Supplies PH, sa'yo na yan. Gender. So of course, I will use birthday. Ilagay mo lang yung totoong birthday mo. Okay. Ayan. Phone number. Lagay ka lang ng phone number mo. Of course. Ito, sa phone number po, magsasend sila ng verification sa'yo. So dapat may signal po yung inyong pong mga mobile. 1.
send verification. Oops, ang phone number nito is verified, ay gamit na. O nga pala nagamit na yung ano, mga Shopee ano. Bakit ganun yung process? Pag nag-text kayo, magkakaroon ng phone verification. Magte-text sa iyo yung ano, kasi so hanap pa ako ngayon ng mobile number kasi lahat ito is naka-registered na. Okay, so basta yun, yung paano magproseso sa phone number, lahat kasi ng mga phone numbers namin is naka-verify na. Nagamit na namin sa Shopee. Okay, so babalik po tayo dito ulit sa ating pong profile. Ayan, so all set na ulit. Then don't forget to click save. Okay, so update na yung profile no. Kung makita mo dito kanina, yung question mark, naging ano na siya. Okay, so ngayon, itong mga bank cards, pag-aaralan natin sa susunod. Address, of course, you have to set up your address. Ngayon, itong address, pwede ka malagay ng ilang address dito. Address kung saan pwedeng pick upin yung mga items. Okay? Ngayon, sinabi ko, hindi mo kailangan na itambak yung mga items sa'yo. Limbawa kung may partner ka sa ibang lugar, pwede mong ilagay dito yung address kung taga saan yung iyong partner sa business na to. Kasi doon pipick upin yan ng courier yung mga items na binili sa Shopee ng mga buyers natin. Okay, so pwede ka makapaglagay ng ilang address dito. Address mo, address ng kung saan pa. Alibawa kung may partner ako na baking supplies. Pag nagbebenta ako ng baking supplies, ang ginagawa ko po is doon ko po pinapick up. Mayroon lang akong kaibigan doon na nagbabalot na agad ng mga items na yon. Ayun, so pwede ka maglagay ng ilang address. So papakita ko rin po yan sa inyo later. So ngayon, yung po muna ang ginawa natin sa ating paggawa ng ating pong, hindi pa tayo gumagawa ng seller account. Ang ginawa pa lamang po natin is yung ating pong personal na account. Okay? Pwede kayo mag-set ng password dito. So, gagawa ka ng bago mong password. Pero ako, di ko muna siya gagawin kasi secure naman ako sa aking pong Gmail. Ayun, so yung muna, paano mag-create ng Shopee account at bakit mahalaga ang pag-create ng Shopee account ulit? Una, bakit hindi ko ginagamit yung aking mga lumang Shopee account? Bakit ako kailangan gumawa? Una, para sa branding. Pangalawa, para yung response rate, response time. Ang response rate po, gaano kadaming mga nag-inquire sa'yo ang nireplyan mo. At ang response time, kung gaano ka naman nagkatagal nag-respond. Okay? Ang response rate po, lahat ba ng mga nag-message sa'yo is minessage mo, nireplyan mo, yun ang response rate. Ang response time naman, kung gaan mo sila katagal nireplyan. Is it 1 hour, 30 minutes, 1 day, 2 days, 1 week? Okay, so nagmamatter po yun pagdating sa review ng mga buyer. Balik tayo sa ating account. I think yun na po. Baka makalimutan akong save. I think yun na. Itong tab na to, babalikan po natin to. Ito, lahat na to. Babalikan po natin yung voucher, Shopee coins, and so on and so forth in the near future. Okay, so before ko makalimutan pala, okay, so don't forget to verify your email address. Ito po, mag-i-email po yan sa inyo. Yung Shopee. Click mo lamang po yan and yes please. Okay? Magbibigay yan ng mga news updates. Ito naman isa, no verify my email only. Hindi ka makakatanggap ng mga updates na nakapaloob sa mga offers na to. Ganon. Ako ang gagawin ko lamang is no verify my email only kasi ayaw ko makatanggap ng napakarami mga email galing sa mga ganyan. Kaya ito lang, no verify my email only. Click ko lang yan. Ayan. Welcome to Shopee Philippines. And napakarami po tayo mga coming na mga pagtuturo, pag-aaral, sharing po dito po sa ating Shopee selling course na ito. Kaya please don't forget to subscribe and click that bell notification para pag nag-upload kami sa susunod is updated kayo. And napakarami po yan at maraming pa pati mga boosting. Papasukin din po natin yan. Okay. Okay, so yun lang muna sa ngayon. Thank you so much for watching. Happy selling po. Minsan pa, ang iyong Kuya Alberto ay nagsasabi sa inyo na love yourself, love your neighbor, because God loves you. Bye-bye!